Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So today, guys, no, ano tayo, no, meron tayong ano, pag-uusapan today. Okay, ang tanong natin ngayon, no, talaga bang naniniwala ka na dapat pa rin maging loyalista, no, kay Pangulong Duterte, no, dating Pangulong Duterte, kahit na marami ng nagiging kontrobersya sa kanyang administrasyon dati, no? Paano mo ina-address ang mga issue tulad ng human rights violations at mga paratang no, corruption laban sa kanya, no? So itong tanong na ito, guys, kasi meron tayong ano, no, nabasa, napanood, no, with regards doon kay ano Senator Amy Marcos, no. Yung si Senator Amy Marcos kasi, no, noong 2015 yan, magkwentuhan lang tayo, ha. Noong 2015 kasi yan, guys. Ano yan? Tawag dito, gobernador at that time 2015 si Senator Amy Marcos, no, at that time governor, no. So sa Luzon or sa buong Pilipinas siguro, no, siya yung nag-iisang gobernador na sumuporta kay Pangulong Duterte at that time 2015, no. Yon, siya ang sumuporta talaga, no, loyal, naging loyalista, no, kumbaga, no, kasi nakita ni pa ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Duterte ay parang ama niya, no, si Pangulong Marcos, no. So talagang napaka buti niya kay Pangulong Duterte, lagi yan sa Davao. At saka actually siya ang kumumbinsi kay Vice President Sara Duterte na maging tandem sila ni Pangulong Marcos at that time, no, last 2 years ago. Okay, kaya nga naman napaka-importante talaga ng pagkakaibigan ng mga Duterte at saka Marcos. Besides that, nung naging pangulo na si Pangulong Duterte, siya naman po ang pumayag na ilibing sa libingan ng mga bayani si Pangulong Marcos, yung dating Pangulong Marcos na namatay, no, si ano, si Ramos hindi yan pinayaga, si Aquino especially, no, wala yung unang Aquino, yung pangalawang Aquino, no, si GMA din, no, hindi napayagan yung mga yan. Pero si Pangulong Duterte may balls, kumbaga, na pinayagan niya na mailibing si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani na nakarapat dapat naman, I believe, no? Okay? So ganun po ang nangyari. Ngayon, ang sabi po ni Senator Amy Marcos ay loyalista siya until the end, kahit siya na po yung nag-iisa na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Okay? So ganun po yun, ha, si Pangulong Duterte, no. Now, kasi po ngayon nagkakaroon ng mga issue, no? So yung sa PDP laban, no, yung si Aurelio Gonzalez ng Pampanga, no, talagang bumitaw. Pero considering dati po yan, no, ano po yan, no, talagang sanggang dikit ng mga makapagal yan si Aurelio Gonzalez, kumbaga. Tsaka nung panahon ng mga Duterte, no, sanggang dikit din po siya ni Pangulong Duterte. Hindi ko nga po alam, eh. Politika po siguro talaga, no. Sige, siyempre po namumuno sa Kamara de Representante ay si Speaker Romualdez. Okay? So, ano po yan? Pagdiskusyon na po natin yan sa ibang bagay. No, ngayon, parang inaatake po sila, no, mga Duterte, no, kanya-kanyang ano talaga, no. Pero in reality po kasi, wala na naman sa poder ang mga Duterte. So, kumbaga, humihina-hina na rin yung mga yan. Tanggapin natin na pagkatapos ng iyong termino, ay wala na, no, sa politika. Hindi ka na nga masyadong papansinin ng mga yan, eh, no. Pero tandaan po natin, lahat ng mga politiko pong ito ay talagang nakinabang naman po sa mga Duterte administration, kumbaga, no? Kaya po ganun talaga ang nangyayari. Siyempre, si Senator Amy Marcos, no? Ano naman po 'yan? Tumatanaw lang po 'yan ng utang na loob dahil ano naman po, maraming in reality po, marami naman din po naitulong ang mga Duterte sa mga Marcos. Kasi kung hindi naman po kay Duterte, hindi naman po maililibing si Pangulong Marcos sa ano, no, yung dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, no. Aside from that, syempre ano rin po, no, tumatanaw din po ng utang na loob. Aside from that, syempre ano po, matanda, no, parang ama na niya po si Pangulong Duterte. Pero on the other hand, syempre ang mga Marcos, marami din pong naitulong sa mga Duterte, kumbaga, no? Talaga naman pong naging loyal naman din po ang mga Marcos, eh,
no? Kahit na po minsan tinitira ni Duterte si Bongbong dati nung panahon ng eleksyon, na nahimik, nirespeto si Pangulong Duterte. Okay? So ganun po 'yon, no? So before we finish this ano this particular sit down vlog, no? Thank you so much for all the subscribers that we have, international, local, no? Please continue watching all these things, no? And then ano natin, no? Pag huntahan natin ang mga political situations dito sa ating bansa, no? Nagiging exciting na po, no? Sa nung mga nakaraang araw, nung mga nakaraang buwan, medyo boring, no? Ngayon, umaano na, no? Gumaganda na ang political landscape natin here in the Philippines, no? So lagi niyo pong panoorin ang mga political tidbits natin, mga political commentaries, para naman po ano, no? Para ma-sustain and maintain po natin ang ating channel. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyong lahat, no? God bless you all. Sana po ay maging ano, no? God will give you provisions that you want to, no? So that you can be able to maintain, you can be able to support, no, other people also. Thank you very much, guys, and God bless you all. Thank you.